Simpleng isda, mas papasarapin pa natin. For today's video, magluluto tayo ng isa sa mga paborito nating ulam. But mas papasarapin pa natin ito. Tara, simulan na natin. So sa ating kawali, naglagay tayo ng dahon ng saging. Meron tayo ditong mangga, bagong harvest pa itong mga mamis. Babalatan lang natin ito at islice ng katangtamang laki lamang. Ilagay natin sa ating dahon ng saging. I-set aside muna natin ito at i-prepare na natin ang iba pang mga sangkap. Sa ating mga spices, meron tayong 2 pirasong onion, 2 thumb size luya or ginger, at saka ilang pirasong garlic. I-slice lang natin ito at syempre pabalatan din. Pagkatapos ma-slice, ilagay na natin sa ating kawali. Inunan na natin dito ang ating onion, ang ating ginger, at ito ang twist mga mamis. Ito ang napapasarap ng ating ulam. Meron tayo ditong around 1/2 cup of karni ng manok at minamarinate natin ito ng mga spices gaya ng brown pepper, maggi sabor, toyo at saka asin at ilagay na natin sa ating wali. Pagkatapos ilagay natin ang ating ilang pirasong isda. Any kind of isda pwedeng gamitin mga mamis. Akin isda na sigarilyo ang ginamit kasi presko ito nang napili ko. Ayan, inilagay ko lang ito at tinuburan ko ng fine salt. Itansya nyo lang kung gaano kadami yung ilagay. At sa ilalim ng ating dahon ng saging, nilagyan natin ito ng tubig para hindi masunog. At pinagbo natin yung iba pang natirang mga spices at yung ating karne. Other option, pwede din lang gumamit ng karning baboy. Masarap din yon. Masarap kung may taba ito. Pero sa akin, since wala tayong available, so ito na lang ang aking kinamit. Nag-add din tayo dito ng bay leaves, yung natira pa nating mga spices, suka sa niyo, patis at brown sugar. Itansya nyo lang kung gaano kadami inyong ilagay na naaayon sa inyong panlasa. Nag-add din tayo dito ng tubig. Takpan and cook for about a few minutes hanggang sa maluto ito. Ito na, after a few minutes, ang bango na. Mag-add na tayo dito ng soy sauce. Siyempre, tansyahin lang natin kung gaano kadami ang ating ilagay according sa inyong panlasa. Mix lang natin hanggang sa ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Man, kung sakto na ang timpla nito, at i-adjust nyo lang ang timpla according to your preferences. Ito na, ready to serve ng ating napakasarap adobong isda sa mangga. At ayan, kumpleto ang sarap nito dahil kaning mais ang ating inihain. Ayan lang po, salamat sa iyong panonood. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!